ay aringani ho ang sugpo na hindi pa naluluto ay ikay high blood na. Oo nga ni, sugpo ho yan, hindi yan hito, kaya naman ay dalag. Ay oy, kalabsawan ay, alam na sila ay alutuin na ay. Hello ho sa inyong lahat, irimandi si kamang yan nyo ay, ako'y saglit lang at ako'y napadaan laang. So ayun na nga ho, kami ho ay samahan ninyo, tayo ay madayo ng pola. Gawa ng doon ho, may malalawak na palaisdaan. At dahil nga ni ho malayo-layo din yon, kami ho ay sumakay na ng bangka. Siguro ho iaabutin era ng mga 20 hanggang 30 minutes. Pero dati ho, yun ay inalakad lang namin. Naabot talaga kami ng 1 hanggang 2 oras. Talaga itiahangusin sa sobrang pagod. Pagkarating naman ho namin din, itanong na tanong nyo na agad yung view. Napaka-green, tas may kubo pa, dyan kayo pahingaan. Pag kayo napagod na, sobrang lawak ho talaga ng palaisdaan din ni mga kamangyan. Tas kasama ko nga ho diyan si Kuya Julio, si Kuya Jimwell, si Kuya Ron, si Hart. At syempre, yung kapatid ko na napilitan lang, sabi ko kapag hindi siya sumama, hindi ko siya abigyan ng pambili ng Coke. So ayan, sumama naman siya, napilitan. At dahil wala na nga ni ho kami may ulam, sabi ko ay kami magsimula ng mga pa. O, baka iba naman hong kapa ang nasa isip ninyo. Ay siya, patay tayo dyan. Mga kamangyan, ang inagawa ho talaga para mas mabilis makahuli at mas marami ay dapat sa gabi. Ang tawag ho doon ay pangingilaw. Ay di dahil gusto ko nga hong kami mahirapan, ay araw ako nagyakab. Kapag gani rin naman hong araw, ang mga sugpo ay talaga yung mga nakatago yan sa ilalim ng putik. Kaya kailangan mong pakahukay-hukayin yun gamit yung iyong kamay. Gawa nang hindi naman yun malapit sa iyo ng kusa ay sino ka naman yung gustong maluto ka, ano? Mga kamangyan, dapat to talaga ikay malakas din eh. Gawa lang kapag nahawakan mo ho yung sugpo ay talagang natalo, nalipad talaga. Pareho mga kamangyan ay sugpuan talaga. Kaya kahit ikaw ay mga pangapa na lang diyan, may mahuhuli at mahuhuli ka talaga. Kaya ho pala mahal sa palengke ang mga sugpo mga kamangyan, dahil hindi nyo ho ara matatagpuan kung saan saan basta-basta. At iri din po ay inaalagaan din talaga. Ang alam ko mga kamangyan, nabili pa ho sila ng pispis, tapos inapakawala ho nila dyan sa palaisdaan. Inaalagaan, inapakain hanggang sa lumaki. At kapag pwede na siya ibenta sa kapitbahay, sa palengke, inaani na nila yun. At tari na nga ho yung mga nahuli namin mga kamangyan. Grabe, nagulat ho talaga ako din eh. Sobrang lalaki at sobrang lulusog. At dahil nga ho mamamatay na kami sa gutom at pagod, sabi ko ay dalian na namin, kami ay magluto na. Malayo ho kami sa kabiasnan, kaya kami ay gumawa ng paraan para makapagluto. Si Kuya Jimwell kumuha ng niyog para pang gatong-gatong yan. Ay alangan, hindi makakapagluto kapag walang apoy. Marami hong luto ang pwede dito sa sugpo mga kamangyan. Pwede hong tinola. Hindi, pwedeng siyempre ang gawin din yan ay inihaw, buttered shrimp. Yun yung agawin ho natin dahil yun lang yung madaling gawin din eh. And siyempre ho mga kamangyan, ako'y tumulong na para mapabilis dahil nga ni sobrang nakalam na ho ang aking sikmura. Ano? So ayan ho, inugasan ko na ho yung sugpo, tapos naganda na rin kami ng mga samyan na agamitin sa buttered shrimp. So yung binabad ko saglit sa Sprite ering sugpo dahil pampasarap daw yun, yun ay sikreto daw. Wow! Are ho, hindi sponsored pero Sprite, baka naman. Tapos ayun ho, pagkatapos ay tinagtaga namin ng mga antena-antena yung sugpo, gawa ng baka malunok ay mabara sa lalamunan. So habang inagawa ho namin yan, kami ay nagachismisan di yan. Kako, yung anak ni Aling Anay, buntis na naman. Ay hindi ko na ho alam kung tama baga o mali ang inagawa ko, basta ang gusto ko'y maluto na are at talagang ako'y gutom na. Matapos ho ang lahat-lahat, sa wakas ay pwede na rin ho nating lutuin aring buttered shrimp. Siyempre kailangan ho natin ay iring butter, malamang. Ito ho yung magasilbing mantika. So ayun, pagpasensyahan nyo na ho dahil may kaputian ho ang ating kawali, ano. Medyo buwis buhay ho ang pagluluto na rin mga kamangyan dahil ang gamit natin ay kahoy laang, hindi natin kontrolado yung apoy. At sinunod ko na nga ni ho yung bawang at medyo naparami nga ni ano. At ayun na nga ho mga kamangyan, sinunod ko na ho aring sugpo. Sobrang lalaki ho talaga kaya kailangan yata ay tulyase ang gamit din. Ayan, dinagdagan ko na rin ho yung gatong para medyo malakas yung apoy. Okay na ho yaan dahil andyan naman na yung sugpo. Basta halu-haluin nyo lang ho para maiwasan ang pagkasunog. Pagkatapos nyan, sinunod ko na rin ho yung mga pampalasa katulad ng asin, paminta, at kung ano-ano pang gusto ninyo. Ang sekreto ho diyan mga kamangyan ay huwag nyo pong pakalutuin o overcook yung sugpo para hindi dumikit yung balat doon sa kanyang laman. Doon ang kahirap na mangat-ngatin ha kapag yung balat ay dikit na doon sa laman. At nilagyan ko na rin ho ng kaunting tubig mga kamangyan. Kaunti lang ho at baka kapag naparami ay maging sinabawan na. Ay hindi pala iri tubig, iri yung sa Sprite yung. Tinikman ko rin ho mga kamangyan ang lasa kung okay na baga dahil hindi lang ho akong makain. At dahil nga ni ho luto ko are sabi ko ay masarap kahit hindi naman. Tapos hintayin nyo na lang ho na mag
iba yung kulay niya, magkulay blue. Ay, hindi, magkulay parang red na parang orange. Basta yun. At habang inahintay nga niyo na maluto yung buttered shrimp, ay napagdesisyon na ng mga kasama ko na mag-ihaw na ring sugpo. Alam na buhay pa yung sugpo, nilagay na agad sa apoy. Masarap po talagang inihaw mga kamangyan, lalo na ho kapag may sausawan, tapos nakakamay ka, ay naku, nakakapanglawan. Ayun! Boy pa. Bari ko'y mainit di yan. Ano, ay pasensya na kayo at kayo ang napagdiskitahan ngayong araw na are. At maya-maya nga ni Ho ay naluto na rin aring sugpo. Kinuha na namin at nilagay na namin sa plato. Dahil kapag hindi ho namin kinuha di yan, ay di masusunog yan. Aba, bago pa ho natin makalimutan mga kamangyan, abay luto na rin naman ering ating buttered shrimp. Madali lang ho, luto na rin mga kamangyan, pero sobrang sarap. Wow, sobrang sarap porkit siyang nagluto. Pagkarami naman bawang na yan kamangyan, pati aswang ay hindi makikisalo sa iyo ay. Ako'y nag-aaral na magluto at sabi ni nanay, pag ako'y marunong na daw magluto, ako'y pwede na mag-asawa. Wari ko'y bukas ay pwede na. Pagaya ng ulam, masarap talaga kapag may kanin, kaya naman dinamihan na namin. Tapos yung mga kasama ko, naiiyak pa. Ay, baling pagkukuruting ay kita nyo gahuyaan pagkalaki. Ay ingat kamangyan at baka pumutok ang bato. At ayun nga ho mga kamangyan, kami hindi na nagpaawat, kami galit-galit muna hanggang sa mabusog ang aming sitmura. Ay ayun ho mga kamangyan, kay kumain na rin ho di yan kung ano man ang inyong ulam. Naalala ko ho yung sabi ni Kuya JR mga kamangyan, kapag ikaw daw ho ay nasa probinsya, talagang hindi ka ho magugutom. Lalo na kung ikaw ay merong sipag at syaga. Kung ikay masipag magtanim, mag-alaga ng mga hayop, ay di kay ikay may makakain. Ano? Pagkatapos namin ho kumain mga kamangyan, napagdesisyon na namin na umuwi na dahil nakabangka kami, baka maabutan kami ng kati ng tubig.